She is Stella Margaret Alcantara, 20 years old, my daughter. No, actually my adopted daughter. Saad ni Manuel. Hinayaan lang pala nito na titigan niya ang babaeng nasa picture na hawak ni Alexander. Lihim na napangiti si Manuel habang nakamasid lamang sa magiging reaksyon ng binata. Automatikong napabaling ang tingin ni Alexander sa kaharap. Nakakunot noo siya na pinukol ang nagtatanong na tingin si Alexander. Tila tuwang-tuwa pa ito sa nakikita nitong reaksyon niya. Hindi lingid sa kalaman niya na may anak si Manuel. Nag-iisang babae pa ito. Hindi pa siya nabigyan ng pagkakatong makita at mamit ang dalaga. Kulit sigurado siya dahil sa unika iha, spoiled brat and happy-go-lucky. Kadalasan ugali ng mga kabataan sa panahon ngayon. Muli, nagsalita si Manuel. Anak si Stella ng kapatid kong babae. Her mother died on a car accident too. Paliwanag ni Manuel nang hindi nagsasalita si Alexander at naghihintay lamang na iba pang sasabihin ito. Umayos ng upo sa swivel chair si Alexander. Pumunta ka lang ba dito para magkumpisal? It's not just like that. Damn it! Medyo tumaas ang boses ni Manuel. May problema ba, Manuel? Nakataas ang isang kilay na tanong niya. Direct to the point. Ani ang naiinip. Gumisi si Manuel. Marry my daughter. Sa pagkakataong ito, sumeryoso na si Alexander. What? Are you joking? Siya naman ang nabigla. Muntik na siyang mahulog sa swivel chair na inuupayan niya. Mabuti na lamang matibay ang swivel chair at nakaupo siya ng maayos. Kung hindi, tiyak na bumagsak siya sa sahig. Mukha ba ako nagbibiro? Balik tanong ni Manuel. Seryoso pa rin ang nakalarawan sa itsura nito. Muli, pinasadahan Alexander ang dalaga. Nasa picture, naka-all smile. She is a kid. Mahinang usal niya. She is 20 and she is the right age to get married. Nahimas ni Alexander ang ilalim ng baba. Come to think of it, gusto mong pakasalan ko ang anak mo, Manuel? I'm 32 and she's 20. More years gap of age. Gumisi si Manuel. Age doesn't matter. Tinanong mo ba ako kung gusto kong pakasalan ang adopted daughter mo? She is my daughter. Giit ni Manuel. Si Stella lang ang pinaka-importanting taong meron ako sa ngayon at hindi ko mahahayaang mapahamak siya dahil sa kagagawin ko. Naging maulap ang mga mata ni Manuel. Nalulong ako sa sugal at inom na akala ko yun ang makakatanggal sa problema ko. I am depressed. Bumuntong hininga si Alexander. Hindi pa huli ang lahat, Manuel. May time ka pa para magbago. Umiling si Manuel. Sirang-sira na ako. Nasira ng reputasyon ko. Sa ngayon, ang mahalaga sa Stella. Huminga ito ng malalim. Nangako ka noon na tutulungan mo ako, Alexander. Ang tulong na gusto mo, pakakasalan ko sa Stella? Alam ba niya na gusto mong mangyari na magpapakasal siya sa lalaki na 10 taon ang agwat mahigit ang edad sa edad niya? No, hindi pa niya alam. Then my answer is no. Walang kasal na magaganap, Manuel. Damn it! I need your help. Ito lang ang parang naisip ko para sa kaligtasan ni Stella. Pwede kitang tulungan, pero hindi sa ganitong paraan. Mahinahong sabi ni Alexander. Hindi mo pa rin bagets, Alexander? Nagkakautang ako sa sugal at isa sa pakinagkakautangan ko. Ang gustong maging bayad sa utang ko ay si Stella. Hindi ka mapapayagan ang anak ko maging bayad. Kaya naisipan mo na ipakasal mo si Stella sa akin? Anong pinagkaiba nun, Manuel? And besides, wala kang utang sa akin. Sinabayan pa niya ng pagkibit ng balikat. Pinag-aralan niya kung ano magiging reaksyon ng kaharap niya. Ikaw lang ang nag-iisang tao na pwede kong pagkatiwalaan sa kaligtasan ni Stella. Nasa panganib ang buhay niya dahil sa mga kagagawan ko. Gustuhin ko mong pagsisiyan ng mga pagkakamali ko pero huli na. Huminga ng malalim si Alexander. Pero sinusigurado ko na poprotektahan si Stella. Ipangako mo, Alexander. Kahit anong mangyari, poprotektan mo si Stella at siya ang uunahin mo. Sunod-sunod na katok mula sa labas ng tinted glass itong kotse ang nagpabalik kay Alexander sa kasalukuyan mula sa pagmumuni-muni niya sa mga nangyari sa nakaraan. Tinignan niya ang taong kumakatok doon sa labas itong tinted glass. Nasa side lang din niya. Nakikita niyang lalaking nakasuot ng uniforme ng polis. Sir, may problema ba? Kanina pa kitang napapansin dito. Nakangiting tanong nito. I have my headache kaya nag-emergency park ako. Ah, akala ko kasi lasing kayo, sir. Tura ni manong polis na may tabinging ngiti na nakapaskil sa mga labi nito. Paalas na rin po ako.
Ani ang simulang buhay ng makina ng kotseng minamaneho niya. Bumalik na lamang si Alexander sa ospital. Malayo pa lang, natatanong na niyang nakaawang dahon ng pinto ng private room ni Stella. Bigla ay tinambol ng kaba ang kanyang dibdib. Malalaking hakbang ng kanyang mga paa ang ginawa niya patungo sa kwarto ng dalaga. Stella? Tawag niya sa pangalan ng dalaga. Nandito na siya sa loob ng private room. Wala si Stella sa kama nito. Hinakbang niya ang kanyang mga paa patungo roon sa toilet at nandito lang din sa loob ng kwarto. Stella, nandiyan ka ba? Ngunit walang sumasagot sa kanya. Mas lalong sumasakit ang kanyang ulo. Nag-aalala siya para sa dalaga. Baka ano na nangyari kay Stella? Sana nga, walang masama nangyari sa dalaga. Dahil kung meron man, hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Kanina pa si Alexander paikot-ikot sa loob ng ospital upang hanapin si Stella. Subalit ni Anina ng dalaga hindi niya nakikita. Tinatambol na rin ang kabang dibdib niya ng mga sandaling iyon. Hindi na rin niya maiwasang hindi mag-isip ng masama. May masamang nangyari kay Stella. Huwag naman sana. Pipingdasal niya. Alexander, kanina pa kitang napapansin. Sinong hinahanap mo? Tanong ni Nurse Karen nang masalubong niya rito sa koridor. Hinahanap ko si Stella. Wala kasi siya sa private ward niya nang dumating ako. Palingaling nga siya sa paligid na nagbabaka sakaling makita niya ang dalagang hinahanap niya. Nakita ko sila magkasama ni Doc Mondemar. Kunot ang noon niyang napatingin dito kay Karen. Si Dave? Naniniguradong tanong niya. Nasaan mo sila nakita, Karen? Oo, nandun sila sa garden. Pinasadahan ito ng tingin ang relong pambisig na suot nito. Maiwan na kita, Alexander. May pasyente pa kasi ako. Salamat. Aniya bago ito makaalis. Pupunta na rin ako dun sa garden. Welcome. Ani Nurse Karen naka-all smile. Nagpaalam na itong maiwan niya na si Alexander upang puntahan ang pasyente nito. Inihakbang na rin Alexander ang kanyang mga paa patungo doon sa garden nitong ospital. Saglit siyang huminto sa paglalakad. Nagpalingaling nga sa paligid upang hanapin ang mga mata niya sina Dave at Stella. Otomatikong nagsalubong ang mga kilay niyang makapal na tila naging isang linya na lamang ang mga iyon. Nang makita niya si Stella na masaya nakikipag-usap sa pinsan niyang si Dave, mas lalong nagngit-ngit ang kanyang kalooban nang inaalalayan ni Dave si Stella na makaupo ito sa upuan na gawa sa kahoy. Pakiramdam niya bigla na lang kumulo ang dugo niya at tumakit iyon sa kanyang ulo. Parang baliw siya nakakahanap ng dalaga. Nag-aalala na rin siya para dito na baka may masamang nangyari na. Pero madadat na niya na masaya itong nakikipag-usap kay Dave. Muli, hinakbang niya ang kanyang mga paa palapit sa pwesto ni Stella at Dave na nagtatawanan pa mga ito habang magkausap. Walang pasabing sumugod siya ng suntok ni Dave. Sa pagkabigla nito, hindi nito nagawang umilag sa kamao niya. Tinamaan ito sa panga na halos ikatabingi ng mukha ni Dave. What is wrong with you? Gilala sa tanong ni Dave nang makabawi na ito mula sa malakas sa suntok. Sapo nito ang panga na tinamaan ng kamao ni Alexander. Alexander! Ani Stella sa pagkabila din sa ginawa ni Alexander na sinugod ng suntok si Dave sa mukha ng huli. Ikaw! Mahina ngunit maraming sabi ni Alexander. Binalingan ito sa Stella. Parang baliw ako sa kakahanap sa iyo, Stella. Akala ko may masama na nangyari sa iyo. Wala namang may masamang nangyari sa akin. At saka nababagot ako sa loob ng kwarto. Sinamahan ko si Stella rito. Sabad naman ni Dave sa kalmadong boses. Tila hindi man lamang ito sinuntok ni Alexander. Wala ka raw panahon para sa kanya. Dugtong pa nitong nakangisi. Lalong napikon si Alexander. Pakiramdam niya ay pinagkakaisahan siya ng dalawang ito. Pero kilalang kilala niya ang pinsan niyang si Dave na babaero rin. Pati si Stella ay madadala sa mga matatamis na salita nito. Lalaki rin siya kaya alam na alam niya kung paano makuha ang isang babae sa matatamis na mga salita. We need to talk. Bahagya siyang itinulak ni Dave. Nakaisang hakbang paatras sa mga paa niya. Napansin niya rin naging malikot ang mga mata ni Dave. Ano bang problema mo? Mariing tanong ni Alexander. Hinimasimas ni Dave ang panga na namumula dahil sa tamaan ng suntok ni Alexander. Wala akong problema, pero siguradong ikaw ang may problema. Damn it! Direct to the point. Mahina ngunit mariin niyang sabi. Mag-usap nga tayo roon. Pabulong na wika ni Dave. Stella, usap lang kami sa ni Alexander.
Sige, dito lang ako. Bali, walang sagot ang dalaga. Ilang di pa lamang ang distansya nila ng Alexander mula sa Peso ni Stella. Now tell me. Tila naiinip na sambit niya kay Dave na malikot pa rin ang mga mata nito. Hindi niya mawari kung sinong hinahanap ng mga mata nito. Sino ba talaga si Stella? Saan mo siya nakuha? Curious na tanong ni Dave. Talaga bang nabangga mo siya? May pagdududang tanong ni Dave. Anong tanong yan, Dave? Curious lang ako. Bakit walang kamag-anak si Stella na bumibisita sa kanya simula na ma-confine siya rito sa ospital? Naniningkit ang mga mata ni Alexander na tinitigan sa mga mata rin ito si Dave. She is out of your business. Oh well, sinabayan ito ng kibit ng isang balikat ito. Take care of her. May dalawang taong naghahanap sa kanya at kahinahinalang mga kilos. Kaya dinala ko dito sa mataong lugar si Stella. Shit! Mahinang mura ni Alexander. I need your help. Nagkibit ng balikat si Dave. Pinukol na nagtatanong ng mga tingin. Fine, ipapaliwanag ko sa'yo. Tinaas pa sa ere ang dalawang kamay niya. Ani mo sumusuko. Alam niya na hindi siya titigilan ni Dave hanggang di niya nasasabi ang dahilan na gusto nitong malaman. Ngumisi si Dave. That's good idea. Shoot! Bumuntong hininga si Alexander bago nagsalita upang ipaliwanag dito ang tungkol sa kay Stella. Nagtataka nakatingin doon si Stella sa kinaroroonan ni Alexander at Dave. Halata na ayaw iparinig sa kanya ang kung anumang pinag-uusapan ng mga ito. Tila na magnet ang mga mata niya sa gwapong mukha ni Alexander. Paiba-ibang facial expression ito habang nakikipag-usap sa pinsan itong si Dave. Ilang minuto pa nakalipas ay naglalakad namang iyon pabalik dito sa kinaroroonan niya. Let's go back to your ward. Si Alexander na walang paalam. Basta-basta na lang siya kinarga nito sa mga braso at saka maingatan nila pag sa wheelchair niya. Tinulak ng binata ang wheelchair niya. Paalis dito sa garden. See you later. Nakangiting sabi ni Dave. Ibang direksyon ang tinatahak nito. Bye, Dave. Kinaway pa ni Stella ang isang kamay. See you then, Stella. Nakangiti rin tugon ni Dave. Alexander chuckled. Maglalandian pa kayo sa harap ko? Relax, pinsan. Friend lang kami ni Stella. Binalingan ito ang dalaga. Right, Stella? Sa halip na sumagot, tumango na lamang si Stella. Tanda ng pagsasang-ayon dito. Nagsiselos ka, no? Nakangiting tanong ni Stella. Silang dalawa na lamang ang naiwan ni Alexander. No, tugon ni Alexander. Hinawakan ka lang ni Dave, naka-all smile ka na. Sumimangot siya. Tinulungan niya lang ako para makalipat sa upuan niyon. What else kung hinalikan pa niya? Nagsisenting sabi ni Alexander. Di man lang binigyan ng pansin ng mga sinabi ng dalaga. Iba na talaga nagsiselos. Tudso niya sa binata. Pero hindi na ito nagsalita muli. Sa halip, huminga ito ng malalim. Ang lalim nun ah. Paparinig niya rito na hindi naman binigyan ng pansin ng lalaki na tinulak pa rin itong inuupuan niyang wheelchair. Nang nasalb na sila ng private room, ay kagad ni Alexander sinara ang dahon ng pinto at sa kanila kang senadura ng pinto. Nagtataka siya sa mga kinikilos ni Alexander. Tahimik lang siya nakamasid sa bawat galon nito na nagliligpit ng mga gamit niya. Alexander, lalabas na tuwa tayo ng ospital? Discharge na ba ako? Tanong niya na hindi na siya makatiis. Natitignan lang si Alexander sa pag-ayos ng mga gamit niya. Huminto si Alexander sa ginagawa nito. Pumayag na ng doktor mo na pwede ka nang lumabas dito. Oh? Aniya, biglay wala siyang maapuhap na sasabihin dito. Bakit nakaramdam siya ng lungkot sa isipin na lalabas na siya ng ospital? Subalit iisa lamang ibig sabihin niyon. Hindi na sila magkakasama ni Alexander. Nasanay na siya sa ilang mga araw na lumipas na palagi niyang kasama si Alexander. Kahit ba minsan ay para itong kabuti na pasulpot-sulpot dito sa private room niya. Otomatikong napatingin sa roon sa dahon ng pinto nang may sunod-sunod na kumakatok doon sa labas itong pinto. Pinagulong niyang wheelchair na inuupuan niya papunta roon sa pintuan. Ngunit bigla rin huminto ang wheelchair na hinawakan ito ni Alexander. Ako na ang magbubukas ng pinto. Pinigilan siya ni Alexander. Bago ni Alexander binuksan ang dahon ng pinto, sumilip muna ito sa peephole ng pinto. Binuksan ito ang dahon ng pinto. Weird ang bawat kilos ni Alexander. Si Dave ang nilawa mula sa labas ng pinto na silid na ito. May bit-bit itong folder na kulay blue.
Binigay niyon kay Alexander. Mabilis din ang bawat kilos ito na pumasok dito sa loob ng kwarto. Kung nakaredy na kayo, okay ng lahat. Seryosong saad ni Dave. Nandoon na rin sa exit ang kotse mo. Salamat. Maikling pasasalamat Alexander sa pinsan niya. Ako na magbibitbit ng bag na yan. Presenta ni Dave. Kinuha nito ang bag na nakapatong sa ibabaw ng may sofa. Let's go! Yakang ni Alexander na sinimulan ng itulak ang wheelchair na sinasakin ni Stella. May tinatakasan ba tayo? Tanong niya na hindi na makatiis sa mga napapansin niyang tila weird ang mga kilos nila Dave at Alexander. Wala! Maikling sagot ni Alexander sa likuran niya. Nasa tapat na sila ng kotse ni Alexander. Binuhat siya na naman ang binata. Hindi niya mapigilan ang sarili na hindi mapahawak sa leeg ng binata. Sa hindi sinasadya, napatingin siya sa mga mata ng binata. Nakatingin din pala ito sa mukha niya. Saglit naghinang ang kanilang mga mata. May nababanaag siyang emosyon sa mga mata ng binata, ngunit hindi niya mababasa ang mga iyon. Tumikim si Dave para nang sa ganun, kunin ang pansin ni Alexander at Stella. Insan, akala ko ba nagmamadali ka? Shut up! Angil ni Alexander. Tinawanan lamang ni Dave. Nakaramdam siya ng hiya. Nakalimutan niyang hindi pala sila nag-iisa ni Alexander. Nandito si Dave at hindi pa rin ito umaalis. Pakiramdam niya ay namumula ang pisngi niya kasing pula ng kamatis na hinog. Naramdaman niya na lamang na lumapat ang pet niya sa leather na upuan ng kotse. Maingat siyang nilapag ni Alexander sa upuan. Pagkatapos, ikinabit sa katawan niyang seatbelt. Saglit na nag-uusap sina Dave at Alexander. Nagpapaalam silang aalis na. Pinangako naman ni Dave sa kanya na kung magkakalugar ito, ay bibisitahin siya ng binata. Bakit sa exit tayo dumaan kanina? Bakit hindi doon sa harap ng ospital? Akala ko ba gustong-gusto mo lang lumabas ng ospital? Ang weird kasi ng kilos mo. Tulad ngayon, panay ang tingin mo sa side, mirror. Stop questioning, Stella. Naiinis na sabi ni Alexander. Tumahimik siya pero maya-maya, nagsalita naman si Stella. Nang mapansin niyang ibang direksyon na tinatahak ng kotse na minamaneho ni Alexander. Alexander, hindi ito ang daan patungo sa bahay ni na Tia Berenda. Ani ang nakatingin doon sa unahan nitong sasakyan at tumatakbo. Hindi ka na uuwi sa kanila. Literal na napatingin siya sa gawin ni Alexander na nagmamaneho ng kotse. Anong ibig mong sabihin? Saan ako uuwi? Sa bahay ko. Seryosong sagot nito. Ha? Speechless siya. Tinitigan si Alexander pero seryoso pa rin ang nakalarawan sa itsura nito. Nagbibiro ka ba? Mukha ba ako nagbibiro? Balik tanong ni Alexander. Hindi magagalit ng asawa mo na may mabae kang iuwi sa bahay niyo? Wala akong asawa. Hindi magagalit ang girlfriend mo na may iba kang babaeng kasama? Wala akong girlfriend. Angil ni Alexander. Hindi pa rin nagpaawat si Stella. Hindi magaga... Mama, nahimik ka o hahalikan kita? Naiinis na turo ni Alexander. Di mo nahimik? Malapad ang iting nakapaskil sa mga labi niya. Anong iningiti-ngiti mo? Angil ni Alexander pero may pinong ngiti rin sa sulok ng mga labi nito. Kunwaring sumimangot si Stella. Bakit? May batas na ba na pinagbabawal ang pagngiti? Cute. Ani Alexander na nakangiti rin. Alexander? Salamat. Ani ang sinandal ang likod ng kanyang ulo sa headrest ng upuan at saka pinikit ang kanyang mga mata. Huminto ang sasakyan na minamaneho ni Alexander sa tapat ng Memorial Park. Anong gagawin natin dito? Umayos siya ng upo. Palingali nga ang tingin niya roon sa labas ng tinted glass nitong kotse. May bibisitahin lamang ako. Gusto mong sumama? Ayoko, dito lang ako. Tinatamad na sagot niya. Muli, pinikit niya ang kanyang mga mata. Sige, saglit lang ako. Babalik din agad. Ani Alexander na umabis na mula sa loob ng sasakyan. Tahimik na umiyak si Stella nang mapag-isa na lamang siya. Nakatanaw roon sa loob nitong Memorial Park. Gusto niya man na bisitahin ang kanyang mom, ngunit hindi niya magawa. Mabilis lumipas ang mga araw. Buhat ng dinarasyon ni Alexander dito sa isla ng Cagayan, sa mga unang araw niya rito sa isla ay hindi madali para sa kanya. Nahihirapan siya, lalo sa kaligayan niya na hindi niya mahakbang isang paa niya dahil sa bone fracture niyon. Gawa noong naaksidente siya. Ngunit sa pagdaan ng mga araw, paunti-unti rin siya nakaka-recover. Sa tulong ni Alexander na palaging nasa tabi niya ang binata.
Sa tulong din ng therapist ay muli niyang naihakbang mamaayos ang isang paa niya na nabalian ng buto. Alexander in her side. Kaya hindi niya napigilan ang sarili ng isang umaga. Nagising na lamang siya, mahal niya na ang binata. Walang pangalan ang kanilang relasyon. Sabalit naramdaman niya ring mahal siya ni Alexander. Ika nga, action speaks louder than words. Kasalukuyang nasa third floor si Stella. Nasa terrace ang lugar na gustong gusto niyang tambayan tuwing umaga. Mula sa pwesto niya ay makikita ang malawak na taniman ng mga punong prutas na nagmamayabang sa hitik ng mga bunga niyon. Pirikit niya ang kanyang mga mata at dinarama ang malamig na simoy ng hangin na tumatama sa kanyang mukha. Hinayaan niya na malayang liparin ng tihangin ang ilang hibla ng kanyang buhok na tumatama rin sa kanyang pisngi. Napapangiti siya ng maramdaman na may dalawang mahabang mga brasong yumakap sa kanya mula sa likuran niya. Good morning! Mahinang anas ng baritonong boses malapit sa tenga ng dalaga. Hinawakan niya ang dalawang kamay nito at saka tinanggal ang mga braso nitong nakapulupot sa kanyang bewang. Pagkatapos ay pumihit siya paharap dito kay Alexander na nakataas ang makapalitong kilay with a serious facial look. Umagang umaga pero napakagwapo ng damuhong ito sa kahit na medyo magulong buhok nito. Nakasuot pa rin si Alexander ng kulay itim na sando at kulay gray na shorts. Gumisi si Alexander. Gusto ko na yatang maniwalang ako ang pinakagwapong lalaki sa balat ng lupa. Kunwaring sumimangot sa Stella. Asa ka? Sa kakatitig mo kasi sa akin parang gano'n na nga. Mahinang natatawang sabit ni Alexander. Conceited. Mahina niyang hinampas si Alexander sa tapat ng dibdib nito. Hinurin naman ang binata ang kamay niya. Iginiya siya paupo sa malapit na sofa na gawa sa ratan. Wala ka bang pasok sa office mo? Meron. Tugon ang Alexander na may malapad na ngiti na nakapaskil sa mga labi nito. Halika muna rito. Anito sabay kabig at niyapo siya. Makakapaghintay ang trabaho ko. Maya-maya, may naramdaman niyang mainit na mga labi ni Alexander sa kanyang noo at bumaba ang halik sa kanyang mga labi. Nag-alinlangan si Stella ngunit sandali lamang ay tubugan na siya sa halik ng lalaki sa paraang alam niya. Sa parang ito rin ang may turo sa kanya. She slid her tongue into his mouth and fenced with his tongue. Dahilan para bigla itong mapaungol at tila nasapian na itinulak siya sa backrest ng upuan. Nakasuport ang isang kamay nito, ngunit ang kabila ay abala na sa paglilimayon sa kanyang katawan. Hinima siya nito sa dibdib, braso, sa balakang. At that point, Stella felt his hand reaching between her legs. Doon na siya nagpanik at hinawakan ang kamay ni Alexander bago kumawala sa nakakalulong na halik na iyon. At dito na po nagtatapos ang ikalimang kabanata ng kwentong This Stranger Got Me Pregnant. Maraming salamat!